mga tropa, ito may gagawin tayo ngayon. Ito, kakaibang video. Magbibigay lang tayo ng reaction ng sana all ni Kiko Pangilinan. Okay, let's do this. Okay. Sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Alam mo, yung sana all mo, kung matagal mo nang ginawa yan. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may team hurt. Sana all may sariling tahanan. Sana all. May paiyak-iyak ka pa. Ang lugaw may itlog. Ito yung lugaw. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. May advisor dito. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Dapat noon pa. Ayun, dapat sana all. Hindi kami nidepende sa president. Ano pa sana all mo? Wala na. Magandang umaga sa ating lahat. Kahapon ng umaga, habang pinakikinggan ko sa telebisyon ang mensahe ni Ma'am Leni, nakakahiyaman aminin ay hindi ko napigil ang mapaluha. Mapaluha dahil sa dalawang bagay. Thank you. Una, mga luha ng agam-agam at pangamba. Dahil habang nagsasalita si Ma'am Leni, bigla akong naramdaman ang buong bigat at magiging pasanin ng landas ng aming tatahakin tungo sa pamumuno sa isang bansang naghihikahos at gumagapang. Pangalawang dahilan, mga luha ng pag-asa sa pagdeklara ni Ma'am Leni sa kanyang pagtakbo para sa pagkapangulo. May pag-asang darating na ang tama, maayos at higit sa lahat ang mapagkalingang pagharap sa dalawang pinakamatinding problema natin ngayon. Ang pandemya at ang gutom dala ng kawalan ng hanap buhay o sapat na kita ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. Alam lang marami sa inyo na ang plano ko ay tumakbo sa Senado. Hindi ko hinangad na tumakbong pangalawang pangulo. Masaya na akong naghahanda sa darating na kampanya para sa Senado at kung pala rin ay may pagpapatuloy ko ang aking advokasya na suportahan ng husto ang ating mga magsasaka at mangisda nang gumanda ang kanilang ani, bumaba ang presyo ng pagkain at mawala na ang gutom sa ating mga pamilya. Aaminin ko din na isa ako sa napakarami nating mga kababayan na hiniling kay Ma'am Leni at ipinagdasal na tumakbo siya bilang Pangulo. Naalala ko, April 15 nung taon ito, 6 months ago, nagpadala ako ng text message kay Ma'am Leni at ang hinihiling ko sa kanya na tumakbo muli o tumakbo bilang Pangulo. Ang sagot niya sa akin noon, kung siya lang daw ang masusunod, mas gugustuhin niya yung serbisyong lokal at grassroots. Mas masaya siya na direktang nakakasalamuha ang mga kababayan natin. Dagdag pa niya, kumpara sa kanya talaga ang tumakbong Pangulo, naniniwala siyang mangyayari iyon. Ika nga ni Ma'am Leni, if it is meant to happen, it will happen. Ang sagot ko naman sa text niya na may halong biro at kaunting udyok. Sa gawain niyo, ma'am, kailan ba ninyo inuna yung kasiyahan ninyo? Prayer emoji lang ang sagot niya sa akin. Matapos ang 6 na buwang puno ng
malalim na pagninilay, nagpasya si Ma'am Leni na ihain ang kanyang sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa Mayo 2022. Ako naman ngayon ang hiniling ni Ma'am Leni na sumabak din. Sa ganitong sitwasyon, naisip ko na dahil isa ako sa mga nag-udyok sa kanya na tumakbo at isang tabi ang kanyang sariling kagustuhan, ngayon, siya naman ang humihingi ng tulong. Isang tabi ko rin ang aking kagustuhan. Eh baka sabihin po niya sa akin, pag sinabi kong masaya na ako sa pagtakbo sa Senado, eh balikan niya sa akin yung sinabi ko 6 months ago. Eh sabi ko nga, wala akong kawala. Wala akong... No choice, ika nga. Pero sa totoo lang, tinawag tayo ng tungkulin. Call of duty. Hindi lang kay Ma'am Leni, hindi lang sa partido, koalisyon o sa hanay ng mga supporters, pero sagradong tungkulin sa buong bansa. Kung may pagkakataong makatulong sa mas marami, kung may pagkakataong maglingkod sa mas malawak na paraan, kung tatawagin sa mataas na pagkatungkulan ng ani. Magtiwala sa panahon, magtiwala sa kapaligiran, magtiwala sa isa't isa, magtiwala sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa sambayan ng Pilipino. Lalabas ang ating tapang, makakahanap ng lakas ng loob, makakahugot ng liwanag ng puso para iwaksi ang baluktot na pamamahala. At kapalit nito, ay magtatalaga ng mga pinulong tapat, totoo, may puso at tibay, matino at mahusay. Nagtitiwala ako at nagpapasalamat din ako kay Ma'am Leni sa tiwala at na iniinatang sa atin. At kung mamarapatin ng Diyos, Pangulong Lady Robreno. Salamat ma'am sa iniatang ninyong hindi lamang sa akin kundi sa ating mga kababayan na kayo'y tumakbo. Tatakbo ako bilang pangalawang pangulo para sa bayan, para sa anak ng bayan, para sa bawat Pilipino. Handang magtanim para sa mga kababayan natin na handang magtanim ng makabulang pagbabago at ihanda sumama sa atin para diligan, alagaan at palaguin ito. Wala akong duda sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, tayo'y magtatagumpay. Mabuhay si Leni Robredo, ang ating pangulo, magiging pangulo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Duterte! 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 Bablogs, sabay-sabay! Bablogs, babgang, do, ter, you know what? That's good. Alam mo, Kiko, salamat na lang sa mga drama mo. Alam mo, sara all kami. Sara hindi kami sana all sa kalokohan mo. Sara solid kami. Hindi kami sira all, sira all. Solid. Hindi kami sira all. Hindi kami sira all. Ngayon dyan kami sa Pilipinas. May sarili kaming pag-iisip. Tama. Diba? Bike lang kami. Tignan mo to, makakabili ba kami kung nandiyan kami sa Pilipinas? Dahil sa iyo. Baka ni bike, hindi. Dahil sa kalokohan ninyo. Ha? Dahil sa kalokohan ninyo sa nag-abroad kami. Kiko. Iniwanan ng pamilya. Mula nang umupo yung inyong Aquino, mula nang umupo lang inyong Aquino. Hanggang bago umupo yung aming Presidente Duterte, yan. Binaboy ninyo ang Pilipinas. Ano yan pa? Ang tunay dyan. Binenta pa. Hindi lang binaboy. Diba, sir? Binenta pa. Ano ginawa nila sa Pilipinas? Oo nga. Oo. Bininta pa. Bakit ganun? Si Trillanes ang nagbinta ata eh. Trillanes. Oo. Ikaw, Trillanes, asong ulol, tahol ka na ng tahol. Wala ka namang ginawang tama dyan sa Senado. Kayo ba mga Senado, kumontra doon sa pagbenta na yun? Hindi. Oo nga eh. Diba? Walang kumontra. Bilihin pa, nalaman na lang ng mga kaya tao. Kaya umalis ako sa Pilipinas eh. Ganda ng trabaho sana. Ayaw ko pa ano yun. Ngayon, dito na tayo, iniwanan namin yung pamilya dahil sa kanila, pre. Correct. Oo. Kaya lumalabas ang mga Pilipino. Papabalik na kami dyan. Yeah, kaya lumalabas ang Pilipino sa Pilipinas
Wala eh, anong gagawin itunit namin? Itunit ko to pag uwi sa Pinas. Binaboy nyo ang Pilipinas, 90% naging droga capital na Pilipinas nung umupo kayo, mga impacto kayo. Totoo yan. Tapos sabihin nila na killing daw. Paano na lang kung kayo ang naupo? Putik. Oh, wala na. Si Dilima nandun. Oh. Lalo si Dilima. Sarang awalan na ninyo. Kami nga dito, libre, ano dito, marijuana, hindi kami nag-drugs. Hindi kami nag-drugs. Dahil maganda ang sahod dito, bakit ka pa mag-druga? Oo. Tingnan mo, nakabili kami ng ganito. Anong ginawa ninyo, nung nasa kayo nakaupo sa Pilipinas, literal na ginawa ninyong basurahan ng Pilipinas. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa sa Manila Bay? Ilang kayo mga nakaupo dyan? Diba? Na puro dilawan after ni Margos. Ang ginawa ninyo? Basura. Ginawa ninyong literal na basura ng Pilipinas. Imbes mabawasan, dumami pa. Tagay lang. Wala yan. Nung umupo si Duterte, ano nangyari? Malinis ang lahat. Pati Boracay, hindi lang Manila Bay. Bago natapos bago matapos ang term niya, maraming nagawa. Beer mo. O, diba, men? Don't put this fucking yellow bullshit there. Yeah. Wala na. Stop na yung mga dilawan. Magising na kami. Dati, zero, zero, na. Zero kayong mga dilawan. Wala na kayong maaasahan. Zero, katulad yan, zero. O, tingnan mo, ipakita mo yung donut. Ipakita mo yung donut. Okay, donut. Ayan. Donut. It's better zero kayo. Donut. Donut. Mga dilawan. You can run. Because I know you lost, man. Come ito on. Kayo, zero, walang chocolate. Yeah, wala kayo, wala. Walang chocolate. Zero. Walang pambili ng chocolate. Kaya tayo na ba eh. So yan ang ano, yan ang reaction namin doon sa bid sana all mo ano Kiko Pangilinan. Wala kang kwenta. Kayong lahat dilawan. Wala kayong mga kwenta. Sinira ninyo ang Pilipinas. Garbage kayo. Hindi na namin kayo palulusutin. Wala namang mangyaring, makakaupo pa kayo. Kaya kung alam mo, kung ako sa inyo, pwede magbigti na lang kayo doon sa Pasig.